Hello mga bas, welcome back again sa aring channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood at nag-share ng inyong mga ideas and comments. Sana na sa healthy, happy and safe life king lahat mga bas. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus name, amen. Shout out sa inyong lahat. Sa mga bago dyan, welcome sa inyong mga bas. Si Sally nga pala may ganun factor. So, sana okay lang kayo at sana huwag kayong mag-up to billing i-share ang ating mga videos para mas marami tayong mabigyan ng mga ideas. Maraming salamat. And shoutout pala kay Sister Marjorie Tupas Vlog, kay Sister Proud Sarigaw noon, kay Sister Angelica Omitin. Sa inyong lahat dyan mga best, Diana Kabansag, o sa inyong lahat dyan, shoutout sa inyo. Kay Sister Angie A, kay Tess Medes, sa inyong lahat dyan, shoutout sa inyo best. And today's video, magbasa ako sa isa sa nag-comment dito. Shoutout sa inyo kay Sister... Huwag ko nang banggitin yung name mo, Bes. Hi, sis. Pa-advice po. kaka-break ko lang sa fam ko. Ako ang nakipag-break sa kanya kasi ramdam ko cold na siya sa akin. Pero late na nang na-realize ko na mahal ko pa talaga siya. At di ko kayang mawala siya. Now po, ang ginawa ko, nagmamakaawa na ako sa kanya na makipagbalikan. Makipagbalikan siya sa akin. Kaso ayaw na talaga niya. Hindi na daw niya ako magawang mahalin. Mahalin ulit. Kasi ako daw ang nakipag-break sa kanya. At wag na daw akong mag-message sa kanya. Lahat ginawa ko na po para bumalik lang siya sa akin. Pero ayaw na po niya. Ayaw na po niyang mag-reply sa mga messages ko. At sinubukan ko na din na i-call siya sa WhatsApp. Pero blinak niya lang po ako. Gumamit ako ng ibang number pero block pa rin ako. Binablock pa din niya ako. Nagigilty po kasi ako kasi feeling ko ako naman ang may kasalanan. Kaya siya umayaw sa akin. Ano po ang gagawin ko? Gusto ko siya ulit bumalik sa akin. Pero ayaw na talaga niya. Pati makipag-communicate para i-fix yung relationship namin. Ayaw na talaga niya. Hindi ako makapag-move on kasi umaasa pa ako na magkabalikan po kami. Paki-advise po please. Ayun, maraming salamat sa iyo, Bes. Actually, merong nag-comment yan, pero I will directly to my feelings of what's happening. May ganung factor talaga. So, sa sitwasyon mo, Bes, hindi ka nag-iisa. Alam kong maraming katulad mo na feeling ganito, may pagkukulang si Afam at nag-decision ka kaagad. Minsan, when you want to make a really final decision, kailangan na pag-isipan mo yan ng maraming beses. Best. Kailangan na isip mo, what if ganito ang gagawin ko? Anong mangyayari? Hindi ba ako magsisisi? Kumbaga, kung meron kang gustong iparamdam sa afa mo, best, mag-ask ka muna ng, kumbaga, magtanong ka, bakit? Anong nangyari? At ngayon, ang nangyari is, talagang ikaw yung nakipag-break up kay Afam. And I'm, kasi sabi mo, naramdaman mo na parang cold na talaga siya. Wala, kumbaga, uhaw ka na sa pansin, kulang ka na sa pansin, kulang ka na sa atensyon, hindi na pinapakita ni Afam na mahalaga ka, importante. Doon pa lang, best. Tama yung feelings mo. Kasi bakit mo naman ipilit talaga, best? Bakit mo naman ipilit ang sarili mo sa taong walang paki sa'yo? Sa simula pa lang, makikita mo na hindi siya seryoso sa'yo. Makikita mo na binabaliwala ka niya. Katunayan niyan, wala siya masyadong time sa'yo. At na-feel mo yon, feeling mo cold siya sa'yo. Kasi ang affirm na mahal ka, interesado sa'yo, hindi mo maramdaman yon. Hindi mo ma-feel yon. If ever nagkamali si affirm ng isang beses, na-feel mo na
parang cold siya ngayon, pero the next day, okay na naman siya ulit. So, baka may problema lang yon. Sa mga afam ninyo, lalo na pag medyo matagal-tagal na kayo, kung minsan naging cold siya, baka may problema yun, best. Kailangan mo tanungin. Kailangan ipakita mo na nandyan ka para sa kanya at hindi siya nag-iisa. Kung halimbawa, nagawa mo ng lahat, nagtanong ka, pinakita mo na nandyan ka palagi para sa kanya, ginawa mo na yung the best that you can to be as a good wife to be in the future, ganun. As a good girlfriend, as a good wife to be. Pinakita mo na yung the best mo. Ganun pa rin ang sinukli niya. There's no reason para hindi mo mahalin ang sarili mo, best. Para hindi mo ipakita na importante yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo, best. Walang ibang magmahal dyan kundi ikaw. Si apa mo, pinaramdam niya sa'yo na hindi ka importante sa simula pa lang. Kaya naramdaman mo na cold siya sa'yo. Yun nga, sabi ko, ang kaibahan dun sa cold, kung cold lang siya sa isang araw at the next day, okay naman, tuloy-tuloy na yung okay siya. Pero, baka may problema lang talaga yon. Kailangan mo iparamdam na nandiyan ka. Pero kung cold siya ngayon, lagi na lang cold siya sa'yo, so feeling mo wala ka ng silbi. So, mahirap ipilit ang sarili sa taong hindi ka talaga type. Ano man ang gagawin mo, best, ang hirap niyan. Pinapahirapan mo mismo ang sarili mo. Ikaw mismo niyan ang nagpapahirap sa sarili mo. Yung lalaki, tinula ka na. Kumbaga, sinasaktan ka na niya, best. Sinampal-sabal ka na, kaliwat kanan. Tapos, ganun ka pa rin. Ganun ka, wala kong bang masabi, kundi wala kang tiwala sa sarili mo, best. Wala kang pagmamahal sa sarili mo. Subukan mo kaya na may taong nagmamahal sa'yo, talagang pinipilit niya yung sarili niya, pero hate na hate mo siya, hindi mo talaga siya type. Nasisira yung araw mo pag nakita mo siya, pag nakita mo yung message niya, parang nawalan ka na ng pag-asa, pero nandyan pa rin pilit ng pilit sa'yo. Anong gagawin mo, best? Yan ang itanong ko sa'yo. Anong gagawin mo pag may taong namimilit sa'yo, na mahalin mo siya, ginawa lahat ng pangungulit, tawagan ka, mag-miss ko, ginawa lahat, sinungaling na ng ibang account para lang ma-communicate ka. Pero ang naramdaman mo ay inis na inis ka. Anong mangyayari mo? Anong mangyayari sa'yo, best? Kung baliktarin mo yung sitwasyon, ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng afam na hindi mo na-feel ang isang tao. Gumawa pa rin siya ng mga bagay na ipilit. Mahirap yun, best. Kung sakali mang si afam bigyan ka ng chance, maging kayo. Pero sa totoo lang, eh wala talaga siyang naramdaman sa'yo. Hindi kanya mahal. Habang buhay ka magdusa, best, sasaktan at sasaktan ka niyan. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Kasi pag pinilit mo yung sarili mo sa taong hindi ka talaga gusto, sasaktan ka niyan. Wala siyang pakin magdusa ka, lumuhod ka sa lupa, anong mangyari sa'yo, magdusa ka, magtiis ka, magtiyaga ka. Wala siyang pake. Bakit? Hindi kanya mahal. Hindi kanya mahal, best. Mahirap yung ganon. Dito pa lang, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Try to accept everything na hindi siya para sa'yo. Tinanggal siya ng Diyos sa buhay mo dahil hindi siya deserve sa pagmamahal mo, best. There's someone else out there waiting for you. You just have to find ways. Hanapin mo yun, best. Yung taong karapat-dapat sa pagmamahal mo. Yung taong hindi mo na maramdaman yan. Yung taong mamahalin ka at ipapakita sa'yo na importante ka, mahalaga ka. At there's someone out there waiting for you. Hanapin mo lang yun. Try to join the Christian Filipina dating site. I-click mo lang yung link na meron sa description box. Diretso ka na doon. Maglagay ka ng profile picture mo dyan at information about you. Try to send messages to people who you like. Masend yan pag nag-upgrade na yung AFAM. Pero kung hindi man, mag-send ka ng wink. Free yan. So, mag-antay ka, best. And while waiting, do something. Pause ako, sobrang lamig dito, best. While waiting, do something. Ganun. Nakita ko lang talaga na nasaktan ka, best. Nagsisi ka. Tandaan mo, may mga tao talagang dumating sa buhay natin para saktan tayo. Para matuto tayo at hindi yung parang gawin na natin tanga yung sarili natin. Parang hindi ibig sabihin na porkit na meet mo yung taong yon, hindi ka na makakahanap ng katulad noon. Makakahanap ka ng mas higit pa doon, best. Kaya tinanggal siya ni Lord. Maniwala ka. Gumawa ka ng paraan na makalimot ka sa pamamagitan ng maghanap ka ng iba. Entertain somebody else. Make yourself busy. Do something you like. Be with your family and friends. There's so much reason for you to be happy. Huwag mong parang katapusan ng mundo. Iniwan ako ni Afam. Tandaan mo, sobrang daming Afam, best. Nakita mo ba na iisa yung isda sa dagat? Nag-iisa lang ba ang isda sa dagat? Ganun ang katumbas ng mga afam. Hindi nag-iisa yung afam, best. Sobrang daming afam.
pag nakahuli ka ba ng sobrang payat na isda, or kan, diba, gutom na gutom ka, kasama yung family mo. Tapos meron kang nahuling isang maliit na isda. Tapos sa unahan, knowing there's so much big fish somewhere out there. Kakainin mo ba yung maliit, or try mo munang maghanap ng malalaki? Kung kaya obvious naman na nakikita mo na marami talagang isda sa dagat. Katulad ng mga afam, sobrang daming afam bass. Sobrang daming nabigo. Kumbaga, nasaktan katulad mo. Pero hindi sila nag-give up. Tuloy-tuloy silang naghanap, kaya nakahanap sila. Ang taong magtagumpay ay yung taong palaban. Sa kabila ng mga pagsubok na nadapa ka, bumangon ka at ituloy-tuloy mo yan. Tandaan mo, habang buhay ka pa, may plano ang Diyos. Kaya gumising ka. Ibig sabihin ng, kaya nagising ka sa umaga. Kasi may plano pa ang Diyos sa iyo na ituloy-tuloy mo. Hindi ibig sabihin na ganito ang nangyari, ito na ang katapusan ng mundo. Nagkamali ka, best. So much opportunity that God give you. Kumbaga, importante yung mga time. Time is very important. Gamitin mo yan. Don't waste your time to somebody who don't deserve your love. To somebody who just wasted your time. To somebody who show you that you're not important, you're not beautiful. Samantalang love na love ka ni Lord, best. Kaya ka naging ganyan dahil ganyan ang paningin ng Diyos. Ganyan ang purma ng Diyos. You are created according to God's love. So, there's so much opportunity waiting for you. Kumbaga, kalimutan mo na yung afam. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Huwag mo nang sayangin yung mga pag-effort-effort dyan. Sa taong who don't deserve. Kumbaga, maghanap ka ng iba, best. Magmula ngayon, enjoy doing something you like. Be with your family and friends. Gawin mo yung mga bagay na mag-enjoy ka. Tandaan mo, pag nahanap mo na yung afam na mahal ka, at lalo na pagkukunin ka ng afam at dalhin ka sa bansa nila, lahat ng mga gusto mong gawin ngayon ay hindi mo na magagawa. Katulad ko, umabot ng 5 years bago nakauwi. May ganung factor. Pero ako kasi, pwede namang umuwi. Pero mas may pinili akong gustong tapusin muna. Ganun. Kumbaga, meron akong project na kung meeting your family, I always meet them through video call. May ganung factor. So, pinili ko yung mas kailangan talaga. So, nag-wait kami ng 5 years bago nakauwi. So, tingnan mo yun, best. If this one happens to you, na matagal ka makauwi bago mo ma-meet yung most of the time, yung ma-meet mo lang is family na. Kasi lalo na pag may family ka na mismo, sa sarili mo, kasama ang asawa mo. So, hindi mo talaga mabanding yung mga friends mo like you do before. Kung ngayon, malaya ka pa, gawin mo lahat ng gusto mo. Kasi once nag-asawa ka na, lalo na pagdalhin ka sa country nila, iba na talaga ang buhay, best. So, enjoy your life at huwag mo nang pansinin si afam na yan. I-block mo niya si afam na yan. Kung mahal ka niya, he will find ways. Itaas mo yung standard sa sarili mo, best. Mahalin mo yung sarili mo. Love yourself. Be smart. Kasi ang mga tao, ang mga fam dyan, pag nakita nila mukhang wala ka ng tiwala sa sarili, mukhang dresoy na lang natin, talagang mahina ka. Mahina ka, hindi ka palaban. Lalo ka nilang apihin, best. Lalo ka nilang apihin, tandaan mo yan. Ganun sila. Pag nakita na lang mukhang hina-hina nito, mukhang hindi naman nag-isip, mukhang hindi matalino, mukhang mahina, hindi palaban. Ganon sila, tas gagawin nila lahat ng mga bagay na masasaktan ka, magdusa ka. Bakit nangyari yan, ba, sa'yo? Hindi lang ikaw ang kinausap ko, lahat kayong nanonood sa akin. Bakit ginawa nila sa'yo yan? Dahil hinayaan nyo, best. Nobody will do that to you if you don't allow. Don't allow somebody to do that to you. You have to love yourself. Be proud of yourself. Know that you're doing something right at wala kang sinaktang tao, then raise your standard. Nobody gonna do something bad to you if you don't allow them. Kumbaga, walang sino magmamalit sa'yo, mananakit sa'yo kung hindi mo hayaan. Sa simula pa lang, kitang-kita ni Afam na mahina ka. Talagang hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mo. Minsan, parang minamalit na tayo. Kasi bakit? Nakikita nila talagang parang atat na atat tayo eh. Parang feeling natin siya na lang ang nag-iisang afam. Kumbaga parang wala nang ibang afam na sa mundo. Siya na lang ang natira. So talagang ang time and effort ko, ibigay ko na sa kanya. Lahat ng pagdudusa, mga paghihirap, mga sakit-sakit na nandaman ko, bahala na. Kasi nag-iisa na lang siya eh. Siya na lang yung afam eh. Siya na lang yung afam na natitira sa mundo. Siya ang pinakagwapo. Wala nang ibang afam. Wala na. Kumbaga, gumuho na, wala na silang lahat. Ito na lang ang isa. So, gagawin ko na lahat ng pagdurusa, paghihirap, lahat ang paraan ay gagawin ko. Parang ganito ang nangyayari. Parang ganito mag-isip yung, ang afam nakapag-isip ng ganyan. Parang ganito ang nakita ng babaeng to. Parang ganito siya mag-isip. Ay naku, nakakairita lalo. So, si afam na ganun, lalo siyang naiinis. So, pag, alam nyo ba ang lalong nakaka-attract sa mga afam, lalo silang na-attract sa babae.
yung babaeng isang palaban, may standard, at nakikita niya, fam, na kahit wala siya, kaya nitong magtagumpay. Na kahit wala siya, naku talaga, ang daming mag-aabang nitong lalaki. Ang daming lalaki nakapila nito. So, talagang kung mas mahirap kang makuha ni Afam, mas lalo siya magporsige na gawin lahat yon. Pero kung the easiest way, kumbaga the easy na, kung bisayain na lang natin kaya, kung ganong factor tanang, gigil ako dun sa Afam na yun. Kung feeling na Afam na parang ang dali-dali mong makuha, ang dali-dali mong mauto, ay nako best, parang si Afam bumaliktad, baliktad rin ni Afam yun. Ang gagawin niya, parang hard to get talaga siya. So, nasa sa'yo na yun, kung hanggang kailan ka magdusa, hanggang kailan mo siya kaya. Kasi alam ni Afam na one day, pag naging asawa ko to, kayang-kaya ko tong sampalin, kayang-kaya ko tong saktan. Bakit? Masyadong uto-uto, masyadong in love sa akin. Huwag niyong hayaang gawin yun, best. Huwag niyong hayaang gawin ng Afam ninyo sa inyo yun. Mahalin niyo yung sarili niyo. Love yourself. Walang ibang magmamahal dyan kundi ikaw. Ipakita mo na you can be successful kahit wala si Afam. Kaya mo maging successful in life. Kaya mo maging masaya. Tandaan yung mga Afam na yan, na-meet nyo lang yan ngayon. Kaya, hindi nyo dapat panghinayangan, basura nyo yan. Maghanap kayo ng iba. Ganun ang gawin mo, best. Love yourself and ipakita mo na you can be happy, you can be successful in life in your own way, na hindi mo kailangan ibang tao. At ipakita mo na sa mga Afam kasi, mas lalo silang na-attract sa babaeng talagang may standard, talagang palaban. She knows how to fight for herself. She knows what is right. Kumbaga, hindi mo basta-basta. Yung babaeng matalino. Yung babaeng, she can always find a way. Kumbaga, kaya pa rin niyang itayo ang sarili niya. Kumbaga, nakatayo pa rin. Kumbaga, if you don't like me, Afam ka, I don't like you as well. But I still respect you or whatever, but I don't really need you in my life. If you don't love me, if you don't care about me, I feel the same. So I just wish you good luck. So you deserve somebody else. Ganun ang pakita niyo sa Afam niyo. You deserve somebody else. If you don't love me, if you don't accept me for being who I am, I understand that. And thank you for giving me a chance to meet somebody else who truly love me for being who I am. Ganun ang dapat, ganun kayo, best. Dapat may salita kayo, may word kayo na nang dahil sa salita na 'yan manginginig si Afam. Lalo na pag feeling niya ang babaeng gusto ko, ang Filipina na gusto ko ay yung matalino, matapang, may paraan, madiskarte sa buhay. Kumbaga kaya ipaglaban ang sarili niya, ganun. 'Yun ang gusto ng mga Afam, eh. Nanggigil sila sa ganun, eh. Kumbaga, if you accept me for being who I am, thank you very much. Kumbaga, kung hindi mo feel si Afam, best, maging totoo ka. Kung hindi mo type si Afam, kahit ano pang gagawin niya, the feeling is mutual. Merong mga tayo mga Pilipina, mga babae, meron kang type na Afam dyan, hindi ka type. Tanggapin mo yan, best. This person is not the one who is right for you. Kumbaga, hindi siya deserve sa love mo. Kung the feeling is mutual sa mga Afam naman, kung hindi nila type yung babae, pero hindi nila kaya sabihin na ay ganong factor. So ang gawin nila is magpakita sila ng mga bagay na ma-feel ni girl na hindi siya importante. Ganun na yun. Kasi hindi nila kaya sabihin, I'm sorry, I just want you to be a friend. Mga bagay na gawin, hindi na kaya sabihin. So gawa sila ng bagay na ma-feel mo na hindi ka importante. So the feeling is mutual. So tandaan niyo lang, best, piliin niyo yung taong mahal kayo. Importante kayo. Yun ang importante. Kasi pag pinilit niyo yung sarili niyo sa taong hindi ka mahal, magdusa ka, best. Kung pakasalan ka man ng Afam na yan, habang buhay ka magdusa, hindi ka niya mahal. Pinilit mo yan, best. Ikaw kaya, pilitin kang ipakasal sa taong hindi mo mahal, hindi mo type. Sa palagay mo kaya, pagising mo sa umaga, ma-inspired ka kaya? Pag yan makita mo, ma-inspired ka kaya gumawa ng mga bagay na maging successful in life? Kung ang kasama mo naman ay taong nakakainis, nakakasira ng araw, ma-feel mo kaya yung ganon? Masaya ka kaya, best? Ilagay mo yan sa sarili mo, yung kasi si Afam mo parang hindi ka na talaga niya mahal. Masakit man tanggapin yun, best, pero tanggapin mo ang katotohanan, yun ang dapat mong gawin. Love yourself, ipakita mo na hindi mo yun kawalan. God loves you, kaya ipakita mo na you deserve somebody na talagang nag-aantay sa'yo yun, best, yung right person. Kaya the reason why yung mga tao natatanggal sa buhay natin, kasi hindi sila deserve sa pagmamahal natin, hindi sila belong sa ating buhay. Ganun lang yon. So, maraming salamat sa pag-share mo, best. Ang dami kong kwento dyan, pero marami kayong matutunan. Para din yan sa inyo.
So, magbasa mo lang saglit. Kay Jocelyn Gardos Cruz, shoutout sa'yo, best. I really like your video. Hi, my friend. Shoutout sa'yo, best. Parang nag-iba yung ano mo, nag-iba yung message mo dyan. Ikaw ba yan? May ganun factor. Kapareha mo ba yan? Yung name mo? Ayan. Shoutout kay Sister Mariso Bufiti. Share niya lang yon sa business niya. Yung 3,500, may ganun factor. So, si Afam, parang gusto niyang tumulong sa business mo, best. Kaya nagbigay ng pera si Afam. So, Jocelyn Jason. Hello, madam. Masasabi mo ba na seryoso? Pero marami siyang ka-chatmate. I try to make another video with you guys kasi marami nakaka-relate dyan. Shoutout kay Sister Diana Cabansa. Good day, si Sally. Advance Merry Christmas po. More vlog and God bless you and your family. Maraming salamat sa iyo, Sister Diana Cabansa. Kay Sister Emily Hilot. Sana all. Merry Christmas, si Sally. Salamat sa inyong lahat, best. Merry Christmas din sa inyo. And good luck sa inyong lahat. Take care and stay safe. God bless.